sa may mga cellphone po dyan, pakinggan niyo pong maigi itong inilabas na mga gabay o implementing rules and regulation para sa SIM registration law. Ang mainit na balita, hatid ni James Agustin. Simula December 27, ipatutupad ang implementing rules and regulations o IRR ng SIM Card Registration Act. Ang mga ibebentang SIM card simula December 27 ay deactivated o hindi mo na magagamit hanggang hindi nyo ito inirehistro. Hingin sa registration ng inyong pangalan, kaarawan, kasalukuyan o opisyal na address, government-issued ID na may picture, at number na ipinresenta nyong ID. Kabilang sa government-issued IDs na tinatanggap ay passport, SSS ID, driver's license, NBIO police clearance, voter's ID, senior citizen card at PWD card. Kung kayo ay may ginagamit ng SIM, kailangan irehistro yan sa inyong telco provider sa loob ng 180 days o 6 na buwan mula nang maging epektibo ang batas. Pwede yung magkaroon ng extension na hindi lalagpas sa 120 days o 4 na buwan. Kung hindi pa rin kayo nakapagparehistro sa panahong yan, madideactivate na ang inyong SIM. Bibigyan na lang kayo ng 5 araw na palugit para magpareactivate. Ayon sa batas, ang network provider magbibigay sa subscriber ng registration form na kukumpletuhin online. Sa mga postpaid user, pwede pang hingan ng karagdagang impormasyon kung hindi ito naibigay nung nag-subscribe kayo. Kung minor de edad, sa pangalan ng magulang o legal guardian, irerehistro ang SIM card. Kailangan may consent ang magulang o guardian para mairehistro ito. Para sa mga negosyante, hihingi naman ang pangalan at address ng inyong negosyo at pangalan ng authorized signatory. Wala namang limitasyon sa dami ng SIM cards na pwede niyong iparehistro basta tama at kompleto ang impormasyong ibibigay sa registration form. Ang mga magbibigay ng maling impormasyon ay pagmumultahin ng 100,000 hanggang 300,000 pesos at makukulong ng hanggang 2 taon. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, sisimula lang ipatupad sa December 27 ang SIM Registration Law. Ano kaya ang masasabi ng ilan nating kababayan tungkol dito? Siyempre, makakatulong din sa mga tao dito sa Pilipinas. Kasi, kunwari yung mga scammer, natitiks ganun. Sa uli, malalaman kung sino yung scammer na yon. Pabor naman. Kasi para may iwasan yung mga gawaing masasama. Pero naman pang-i-scam. Pabor ako para malaman ko yung mga nanluloko. Di ba marami nga yung may scam. Kaugnay naman sa inilabas na Implementing Rules and Regulations sa SIM Registration Act, makakausap po natin ang sponsor nito at chairperson ng Senate Committee on Public Services, si Senadora Grace po. Magandang umaga po sa inyo, Senator po. Si Connie Season po ito. Hi, good. Magandang umaga, Connie, at sa mga nakikinig. December 27, all systems go na nga daw itong sinasabing SIM Registration Act na kailangan daw natin ngayon. Tuloy na ho, lahat wala ng problema, Senator? Well, sa ngayon, oo, na-draft na yung Implementing Rules and Regulations, so malinaw na pagdating ng December 27, bibilang tayo ng 180 days, mm-hmm. mga 6 months yon para makapag-rehistro tayo. Ngayon, Connie, to be realistic, diba? Syempre yung mga telco companies, maglalabas rin yan ng procedure. Mm-hmm. And hindi tayo nakakasiguro pa kung ano talaga yung mga procedures nila for registration kasi syempre, meron yan online registration, merong physical registration dun sa kung meron man silang mga booths. Kaya naman, imbis na 180 days lang, 6 months po yun, merong automatic extension na 120 days para yung ating mga kababayan ay makapag-rehistro ng hindi naman madalian. Opo, at sa ngayon, bukod po doon sa nabanggit ninyo na pa pwedeng maging loophole, meron pa ho ba kayong pinaghahandaan pa? Halimbawa sa verification process po, na nagsisilbing first line of defense laban syempre sa maling paggamit ng mobile telecommunication system ng bansa. Alam mo, Connie, ang aking tinulak talaga ay magkaroon ng parang facial recognition system. Katulad dun sa online, ginagawa sa mga GCash, ganyan. May isang telco company na medyo nag-push back dito. Wala daw silang kakayanan na gawin yun. Subalit ginagawa naman nila. Ang importante, na responsibilidad nila na i-verifika yung taong nagre-rehistro online. So ang tinanggap na version na nakalagay dun sa Implementing Rules and Regulations, kailangan na user-friendly, mm-hmm. kailangan hihingi sila ng valid identification, government ID, governmental IDs or equivalent.
equivalent katulad ng mga school ID. So, ito ay kauna-unahong beses na gagawin natin, itong SIM registration. So, titignan natin kung paano maiimplementa ng maayos ng mga telecommunications companies sapagkat meron namang provision doon na mag-audit ang National Telecommunications Commission at saka yung Senado at Kongreso. Mm-hmm. So babantayan natin yan, Connie, na maging maayos. At paalala lang sa ating mga kababayan, yung mga nagtatangkang gumawa ng kalokohan, ngayon pwede na kayong makulong hanggang 6 na taon at magbayad ng malaking multa. So kung dati nakakalusot o kung kaya yung mga iba nag-iisip po, ibebenta ko na lang yung SIM ko pero nakarehistro sa akin. Pag nalaman na hindi ikaw talaga ang may-ari ng SIM na yan at may nagbenta sa'yo, pareho kayong pwedeng managot sa batas. Ayun. Kausap ko po kanina ang NTC, no, at nabanggit niya 21 years niyang sinulong ito. Ang tanong ngayon, bakit ngayon lamang ho ito kaya talagang napagbigyan na maisulong at mapaitupad? Alam mo, hindi ko nga maintindihan eh. Nung last Congress, ito ay tinulak na ni Senator Soto, kasama ko, Senator Ping, no? Pero lalo na si Senator Soto. Siguro, yung mga iba sinasabi, makakatulong ba talaga yan? Alam mo, wala naman talagang 100% na solusyon sa mga krimen, di ba? Mm-hmm. Pero hindi naman natin pwedeng pabayaan na lang sila na talamak. Itong mga nakaraang buwan, siguro napundi na rin yung marami sa ating mga kababayan na nakakatanggap ng kung ano-anong mga text at kung sino-sino na ang mga naluloko. Mm-hmm. Kaya sabi natin, hindi naman pwedeng nakaupo na lang tayo at wala tayong gagawin. At least, kahit papano, pahirapan man lang natin sila na hindi basta-basta makagawa ng kalokohan. Unfortunately, nung nakaraang administrasyon, binito ito, hindi ito pinasa. Kaya frustrated nga nun si Senator Soto. So ngayon, pinagpatuloy natin. Mm-hmm. Kaya naman lahat din ng ating mga kasama sa Senado ay tumulong rin para mapasa na ito. Dahil sila na rin mismo nabibiktima na eh. Mm-hmm. Oo nga. Halos lahat naman po yata ngayon, ano? Yung campaignin nyo for the awareness, syempre, ng information dissemination, ng SIM Card Registration Act, para po sa mga subscriber, lalo na doon sa mga may agam-agam pa rin, gaano ho kaya ito mapapadali, ano, na maintindihan? Alam nyo na, para doon sa mga hindi rin talaga gaano may alam tungkol pa rin po dito. Well, unang-una, ewan ko kung napapansin mo, minsan, Connie, nakakatanggap ka ng text mula sa NTC, di ba? Na babala, huwag kayo basta maniwala, o kaya may text from NDRMC na magkakaroon ng bagyo, ganito, ganyan. So, in cooperation with the NTC and other government agencies, yung mga existing lines, papadalan siguro yan ng abiso na meron kayo hanggang ganitong panahon para irehistro ang inyong numero. Mm-hmm. Ngayon, sa tulong rin ninyo, media ngayon, itong interview na ito, paalala sa ating mga kababayan, meron po kayong 180 days from December 27. So that's about 6 months. At extendable kung talagang hindi ninyo makakayanan ng 120 days pa. So sapat po ang panahon, ito'y ginagawa naman natin para sa ating kaligtasan din. Ayaw naman natin na gawa lang ng gawa ng batas kung hindi naman kailangan. Pero nakikita natin, ang dami ng naluloko dito. So kailangan na natin talagang isulong ito. Alright, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali. Salamat rin po. Yan po naman si Senate Committee on Public Services Chairperson at sponsor po ng SIM Registration Act na si Senator Grace po. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.